Si Bomber Moran ay nakilala ng mga manonood sa kanyang mga kontrabida role sa mga aksyon at pelikulang Pilipino. Ang veteranong kontrabida ay lumabas sa mahigit 400 na pelikula na madalas ang kanyang role ay naglalarawan ng masama at matikas na tao na kanyang karakter. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang karakter dahil sa laki ng kanyang katawan at maangas nitong dating. Matatandaan na si Bomber ay nagsimula noon bilang isang extra lamang ng mga pelikula at dahil seryoso ito at masipag sa kanyang trabaho ay napansin siya ni The King Fernando Poe Jr. Dahil kilala si FPJ bilang matulungin sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kasama nito sa trabaho ay kinuha niya si Bomber sa kanyang pelikula at binigyan ng isang role. Mula noon ay sunod-sunod na ang pelikulang inalok kay Bomber dahil na rin sa kanyang natural na talento sa pag-arte lalong-lalo na kapag ang role na ginagampanan niya ay ang pagiging kontrabida. Nakakatakot man si Bomber Moran sa mga pelikula ay kabaliktaran naman ito ng kanyang pagkatao sa tunay na buhay. Ayon kasi sa mga taong nakakakilala sa kanya ay napakabait na tao nitong si Bomber, palakaibigan at wala umanong kayabang-yabang sa katawan. Ang huling pelikula na kanyang kinabilangan ay ang Markang Bungo Part 2, kasama niya rito ang batikang aktor na si Rudy Fernandez. Hindi naman lingid sa atin na bago pumasok ang taong 2000 ay unti-unti nang nawawala ang mga klasikong pelikula at dito nga ay marami ang nawala ng proyekto sa mundo ng pelikula at isa na dito si Bomber Moran. Dahil malaki naman ang ipon ni Bomber sa kanyang pag-aartista ay naisipan itong magtungo sa San Francisco, California kasama ang kanyang pamilya at doon na nga manirahan. Habang nasa Amerika ay naisipan pa rin ni Bomber na mamasukan doon bilang isang caregiver dahil sayang din umano ang kanyang kikitain. Naging masaya at matiwasay ang buhay ni Moran kasama ang kanyang pamilya sa San Francisco, California ngunit isang mabigat na pagsubok ang kanyang hinarap sa kanyang buhay. Nagkaroon ng mabigat na karamdaman sa prostate ang ating bida at dito na nga unti-unting bumigay ang kanyang katawan. Matapos ang maikling labanan sa kanyang iniindang karamdaman ay ang ating bida ay payapang na maalam sa kanilang bahay sa California noong August 14, 2004 sa edad na 59.